Nagtasan ng pamasahe ilang shipping company na taon pa yan kung kailan maraming magbabiyahe para sa Semana Santa at dahil tag-init na. Ang ligtas naman pagbiyahe para sa summer vacation, target tutukan ng PNP. Mula sa NAIA, Saksi Live, si Mai Bermudez. Mai! Igan, mas mahigpit na seguridad ang ipinatutupad ng Philippine National Police sa iba't ibang lugar sa bansa sa pagsisimula ng dry season. Inihatid sa airport ng kanyang mga kaanak ang seaman na si Glenn. Pansin daw ni Glenn ang mahigpit na seguridad sa paliparan. Mas nakikita ko mas pinahihigpitan nila. Actually, pagkapasok pa lang natin sa airport, tinanong kagad kami ng one of the police kung anong saan kami pupunta. And then sabi ko nga is magta-travel ako going to Italy. Nauunawaan naman daw nila ang ganitong paghihigpit para na rin sa kanilang kaligtasan. Hindi pa rin mawawala ang ilang requirements sa biyahe dahil sa COVID-19. Pero sa obserbasyon ng ilang pasahero gaya ni Dang na pauwi ng Cotabato, binawasan ang travel requirement para makabiyahe ngayon. Kaya masasabi niyang mas maluwag na ang ipinatutupad na protocol. Di ba galing kami ng Nueva Ecija, di yung pagbiyahe namin, okay na, hindi mahigpit yung sasakyan masyado. Basta kumpleto kayo ng mga requirements katulad naka ano kayo, face mask, gano'n. Kasi sumunod lang sa protocol. Kampante na rin ang mga pasaherong bumiyahe ngayon na nasa mababang alert level na tayo at kontrolado na ang virus. Mas. Andiyan na tamang paghuhugas ng kamay. Lagi po ako naghuhugas ng atot na lagi ako may dalang alcohol. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng umabot sa 12,000 ang daily arrivals ng mga turista sa bansa. Kumpiyansa naman sila na kaya nilang magserbisyo kahit na marami ang bumabiyahe. Kasabay ng inaasahang pagdami ng mga magbabakasyon, inilunsad ng Philippine National Police ang ligtas SAMVAC 2022. Layo nitong matiyak na masusunod pa rin ang minimum public standards ngayong tag-init at magsisimana Santa na. Naglabas na raw ng guidelines ang PNP sa iba't ibang lugar, lalo sa mga tourist destination at places of worship. Makikipag-ugnayan din daw sila sa Department of Tourism kaugnay dito at mag-i-inspection din sa mga tourist site. Pero bago mag-empake para sa bakasyon grande, ihanda muna ang inyong mga wallet. Nagtas na kasi ng pamasahe ang ilang shipping company ayon sa Maritime Industry Authority. Hindi sila nag-increase for 2 years. Pero yung fuel increase, kasi yung fuel kasi is around 40% to 50% ano na yan operational cost nila Yung gas cost nila. So, alaki ng datog sa kanila yon. So, ngayon, matagal lang may increase ng fuel pero lately lang sila nag-increase. Patuloy naman daw makikiusap ang marina sa mga ship owner na huwag gawing labis ang fare increase. Nagpaalala naman ang PNP sa mga establishmento na patuloy na ipatupad ang health protocol at guest monitoring. Kung may curfew at liquor ban naman sa inyong lugar, ay sundin ito. Live mula rito sa NAIA, ako si Mai Bermudez, ang inyong saksi.